Pwede ba makisuyo yung pagkakainis natin sa isa't isa bilang politiko? Pwede ba 90 days lang? Hinihikayat ko kayo, total, magagaling kayo. Oh, i-donate nyo lahat ng sweldo ninyo. Lahat ng kakayanan ninyo, ngayon nyo ipakita sa tulong, sa tao. Walang magaling dito. Walang mahusay sa laban na ito. Bilang isang mamamayan din na marami na nagugutom. Huwag na natin sisihin kung sino ang mali. Wala pong tama sa sitwasyon na ito. Wala pong tama. Mga senador, 24 lang kayo. Mga sekretaryo, mga politikong katulad ko, ngayon tayo, ngayon yung pakita. Ngayon natin ipakita. Ipakita ninyo ang pagmamahal nyo sa Pilipino. Paano yung naghihikahos bago pa mangyari ang krisis na ito? At lalong naghihikahos sa kasalukuyang krisis na ito. Asaan kayo ngayon? Asaan? Hinahanap namin kayo. Kasama na ako sa puno ng mga kababayan ko sa lungsod. Alam ninyo sa inyong puso na wala rin kayong magagawa. Ama na po. Ama na. Tama na ang away politika. Alam niyo po, ako po'y katatapos ko lamang pong panoorin ang live Mayor Isko Moreno. Mayor Isko, nararamdaman ko yung pagiging mabuting pinuno mo, Mayor Isko. Mayor, marami na rin po akong commitment sa buong Pilipinas po at dahan-dahan ko pong pinapasilitate yung mga bigas na aking pong ibinabahagi sa mga taong bayan. Pero narinig ko po kayo kanina, Mayor Isko, yung inyong pong tangis, yung inyong hinagpis bilang isang bilang executive ng inyong ng lungsod ng Maynila, na talaga pong gustong-gusto niyo pong tulungan ng Maynila, Mayor Isko. Talaga pong parang ang Maynila po ay kayo. Parang kapag yung sugat ng kapraso ng Maynila ay sugat din nararamdaman sa puso niyo. Mayor, yayabangan kita ngayon, Mayor Isko. Sa ayaw at sa gusto mo, Mayor Isko, kahit na hindi mo sabihin sa akin, Mayor, pupuntahan kita sa ayaw at sa gusto mo. Magdadala po ako ng isang truck na bigas para sa'yo. Para matulungan mo lang yung mga kababayan mo, Mayor. Nararamdaman kita. Alam mo, Mayor, nararamdaman kita, Mayor. Alam ko mahal na mahal mo yung mga kababayan mo. Ganun din naman ako. Pero ako kasi, ako sa nararamdaman ko eh. Kasi ako, tumutulong na ako. Binabatikos pa ako eh. Pero, Mayor, tanda mo, inspiration kita. Matigas ako. Wala akong pakialam sa lahat ng bumabatikos sa akin. Wala rin akong pakialam kung anong kaso. Ikakaso nila sa akin, Mayor. Aharapin ko yan. Pero ikaw, naramdaman ko yung pagiging mabuting leader mo. Sa ayaw at sa gusto mo, mapuntaan kita. Doon lamang sa abot ng makakaya ko. Kasi hindi naman ako taga Maynila. Probinsyano ako eh. Bibigyan kita isang truck na bigas. Bahala ka rin sa mga kababayan mo. Mabuhay ka, Mayor Isko Moreno. Ako, Mayor, di ko alam kung saan ako pupunta. Di ko alam kung ano mangyayari sa akin. Kasi ako, pinagtutulong-tulungan din ako eh. Noong mga taong nasaling ko. Pero yung isa lang alam ko, hindi ako kriminal. Wala akong pinatay. Wala akong dinambong.
Wala akong tinapakang tao. Kaya kahit saan ko kami makarating, kahit sa Korte Suprema, harapin ko sila. Daladala ko yung bayag ko, Mayor. Daladala ko yung bayag ko. Mabuhay ka, Mayor Sco. Hindi ko nahahabaan tong aking message kasi baka mabura eh. Paki-share na lamang po at nang makarating kay Mayor Sco Moreno. Mayor, hindi mo na ako kailangang i-PM. Yung pong aking secretary na si Miss Elizabeth Lopez de Leon, ipilitin ko kung makipag-coordinate ko sa inyo. Magpapadala ako ng tulong sa inyo. Pag-aisya ka na, yun lang ayaw ko. Isang truck na bigas lang ayaw ko para sa iyo, Mayor.